Kamusta kayo mga ka-fam? Nagbabalik na naman po kami para sa panibago naming video. Please watch, like, and subscribe mga ka-fam. Itong recipe na ito mga ka-fam ay napakadali lang. Ang tawag natin dito ay tinolang tahong. Madali lamang po itong gawin, hindi kayo pagpapawisan. Ay mali, pagpapawisan pala tayo dahil napaka-init ng panahon ngayon mga ka-fam. Bago tayo mag-start mga ka-fam, gusto ko lang sabihin na bukod sa recipe na to ay marami din po kami naka-upload na recipe sa aming YouTube channel. Please watch, like, and subscribe mga ka-fam and please leave a comment. So eto, start na tayo mga ka-fam. Syempre kailangan natin ng tahong, isang kilong tahong, sayote, malunggay, kamatis, sibuyas, tsaka luya. Yung tahong natin mga ka-fam, nalinis na natin to. Papaos na naman tayo. Maghihiwa tayo ng kamatis mga ka-fam. Pag ako naghiwa ng kamatis mga ka-fam na pang tinola, ganyan lang. Yung isang kamatis, sinahati ko sa apat. Kasi natanggal ko lang yung ulo. Tapos yung sibuyas natin, yan, babalatan muna natin. Kung napapansin nyo, maliit po yung knife na gamit ko. Kasi mas comfortable po ako sa ganyang kaliit na knife. Kesa dun sa malaki, nangangalay po ako sa malaking knife. So, sakto lang yan, yung knife na gamit ko. Kayo po ba? Anong knife yung gamit ko? Yung tamang knife po ba? Yung ginagamit ko pag naghihiwa. Anyways, ayan. Yung sibuya, sinati ko din siya sa apat. Ayan. Yung medyo malaking part yan, ginawa kong lima. So, ayan na. Next naman ay ang ating luya. Babalatan muna natin siya mga ka-fam. Minsan pag kinatamad na ako mga ka-fam, hindi ko na yung binabalatan, hinuhugasan ko lang siya mabuti. Tapos, kinakrush ko siya para lumabas yung aroma o yung lasa ng luya. Yan, nakinala itong luya na ito mga ka-fam. Yan o, yung parang may patubong ano, yung mga tawag dyan. Basta yun, tinabi ko siya mga ka-fam kasi plano ko siyang itanim. Yan, para magkaroon tayo ng ano, tanim na luya. So, ayan, babalatan lang natin yung natira natin luya, mga ka-fam. Pag nabalatan na natin lahat yung luya natin, mga ka-fam, hiwain lang natin siya ng paganito. Or nasa inyo kung anong laki ba ng hiwa yung gusto nyo. Pero ako ganyan lang. Walang ka-arte-arte. So, ayan, tapos na natin hiwain. So, ngayon ang next, mga ka-fam, ay ang ating bawang. Mas masarap pag maraming bawang, mga ka-fam. Para sa akin na. Ewan ko lang sa inyo kung mahilig din kayo sa bawang. Pero para sa akin kasi pag maraming bawang yung mga lutuin, mas lalo siyang sumasarap. Proof lang na hindi talaga aswang mga taga-aklan. Anyways, yan. Ika-crush lang natin yung bawang natin. Ganyan lang. Since wala akong mortar and pastel. Mortar and pestle. Basta yun yung ano, yung pinagdudurugan yan mga ka-fam. Sorry, hindi ako ganun ka-fluent sa Tagalog mga ka-fam eh. And, kasi galing ako ano, Aklan. So yan yung magulay natin kanina. So ngayon, yung malunggay natin, aanuhin na natin to, gagayatin. Kung tama yung term ko sa Tagalog. Basta ganyan, ayun o. Tingnan nyo mabuti mga ka-fam, watch and learn. At comment kayo kung expert na ba ako sa paggayat ng dahon ng malunggay. Ngayon mga ka-fam, start the time mag-isa. Kinainitan natin yung kawali natin kanina. So, ayan, naglalagay na tayo ng mantika. Tansyahan lang ito, mga ka-fam. Pero, kung gusto niyo ng exact measurement ng mantika, 3 tablespoons. Well, sapat na. So, ayan, inuna ko yung luya, mga ka-fam. Ganito talaga ako pag nag, ano, tinolang tahong, lagi kong inuuna yung luya. Tapos, ayan, yung next
Next na yung sibuyas. At after na sibuyas, pag medyo nag-translucent na yung kulay niyan, isusunod ko na yung bawang. Yan. Ang bango na mga kafam. Mali pala. Sinunod ko pala yung kamatis. After niyan mga kapam, sure na ako na bawang na yung sinunod ko after ng kamatis. Huh, ang hirap mag-voice over mga kapam. Naninibago pa ako mga kapam sa pag-voice over. Hayaan niyo, magiging expert din ako dito soon. Ganito na yung itsura mga ka-fam. Next na natin ilalagay is yung bida sa recipe na to. Syempre yung tahong ni Carla. Tahong ni Rose. Basta yung tahong mga ka-fam. Yan. Yung tahong pala na to mga ka-fam, binigay to ng kapitbahay namin. Maraming salamat po sa inyo sa tahong na binigay nyo. Nang dahil dito, meron kaming recipe for today. Pagkatapos ng mga ilang minuto mga ka-fam, haluhaluin lang natin mga ka-fam. Kung napapansin nyo mga ka-fam, hindi pa tayo naglalagay ng tubig pero kumatas na yung tahong. Yan po kasi talaga yung karakteristik ng tahong, kumakatas. Huwag tayo green-minded mga ka-fam ha. Kahit green shell to, huwag tayong green-minded. Anyways, ilalagay na po natin ang ating gulay. Yan, sayote. Ganyan yung pagkakayuwa ko po ng sayote mga ka-fam. Kasi mabilis ang maluto tong tahong para makasabay yung sayote natin. Kaya maliliit na hiwa lang mga ka-fam. Huwag naman yung sobrang liit mga ka-fam. Ganyan, ganitong sa hiwa kung sundin nyo. Syempre, kahit may lasa na yung tahong mga ka-fam, maglalagay pa rin tayo ng asin at paminta mga ka-fam. Kasi maglalagay tayo ng tubig mamaya para hindi lang tumabang. Tapos maglalagay din tayo ng cayenne pepper. Pag walang cayenne pepper mga ka-fam, okay lang. Okay lang yan, ano lang yan, article lang yan kasi may cayenne pepper sa bahay. Pwede naman chili flakes or maglagay kayo ng siling haba. Mas masarap kasi yung tinolang tahong mga ka-fam kung medyo maanghang. Naglagay ako ng 1 cup water mga ka-fam. Dagdag sabaw lang yun. After 3 minutes mga ka-fam, ayan, luto na, ledok lang. Lalagay pala natin yung ano, yung malunggay natin. Pero pag ano mga ka-fam, pag nakabuka na yung tahong natin, pwede nakainin yan. Ayan. Pero since, ano, may malunggay pala tayo, lalagay muna natin yung malunggay natin. Ayan, di ba? The struggle is real, no? Nakita niyo mga ka-fam, ha? Nag-e-effort talaga ako mag-voiceover. Sana naman mag-like, watch, and subscribe na kayo sa channel namin. So, ayan, naluhalo ko lang mga ka-fam. Siguro mga 1 minute pwede na to. Kasi nakabuka na nga yung tahong, di ba? Ganyan ang sinabi ko, pag nakabuka na yung tahong, pwede nang kainin yan mga ka-fam. Yan. So, this is it mga ka-fam. Luto na. Yan yung sabaw natin. Ako. Yung sabaw natin mga ka-fam, masustansya to. Kasi nga yung tahong, rich in iron. Search nyo kay Google. So, ayan. Tikman na natin yung tahong ni Rose, mga ka-fam. Yung lutong tahong ni Rose. O, diba, mga ka-fam, ang dali-dali lang. Kaya manood lang kayo ng channel namin. Marami kayong matututunang recipe. Yung mga hindi nyo inakalang recipe, matututunan nyo yan dito. Yung tinolang tahong pala, mga ka-fam, ah. Bigyan ko lang kayo ng trivia. Favorite na ng family namin talaga. Every time na namamalengke ako, hindi nawawala yung tahong. Kasi nga, ang habol namin dito is yung sustansya ng tahong. Bukod kasi nga sa masarap, masustansya yung tahong mga ka-fam. Bagay ito talaga sa mga bata or sa buong family na nangangailangan ng masustansyang pagkain. Yan. Ito yung pagkain na hindi kami nagsasawa. Bukod pa na sa tinolang tahong, next namin gagawin, baked tahong naman mga ka-fam. Yan. Yan na yung tahong natin mga ka-fam. Monta ba? Yan, kamayan time na. Mas masarap kumain mga ka-fam pag nakakamay. Diba? Alam nyo yan. Di kayo Pinoy pag di kayo nagkakamay. So yan mga ka-fam. Salamat!